Magalak tayong lahat. Si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayo lahat. Si Jesucristo na buhay na naig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumay inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay magkaluban mo ng pagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang makapangatawa ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harap ng madla. Nakipagtalo sa kanyang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy na audyo kanilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaba nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain itong si Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan si Esteban ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigit labanan ng pamunuan,
itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ampas ako sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkakang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman sa ilang bangka galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila nang tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay na nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi sumisira at nagbibigay ng buhay ng walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Marami pong naghahanap sa ating Panginoon si Kristo. Maraming gustong sumunod sa Kanya. Hinahanap dahil gusto nilang matuntunan ang magbibigay ng buhay na ikinagagalak ng mga naghahanap sa Kanya. Hindi lamang maraming tao, maging individual na kanila. Halimbawa, si Nicodemus, sa gitna ng gabi, siya ay pumupunta kay Jesus. Hinahanap si Jesus. Pero ang kalalabasan naman ito ay napalalim ang pagtitiwala ni Nicodemus na umantong sa kanyang pagtanggap ng kanya mismong
pagiging tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Di po ba si Zaccheo, hinahanap din niya si Jesus. Pumunta pa siya, tumakyat sa puno ng sikamoro, makikita lamang si Jesus. At ang kalalabasan naman nito, hindi lamang nakita niya si Jesus, kundi inimbitahan pa niya si Zaccheos na bumaba at pumunta sa kanilang bahay at naroroon ang pagbabago. Ibig sabihin, walang mga bagay na kapalit, kundi matuntun ang ating Panginoon sa Kristo. Ito naman ngayon ang maraming mga tao ang naghahanap ka sa ating Panginoon sa Kristo. Marahil po atin ding ibilang ang ating mga sarili dahil narito tayo, presume na ating hinahanap sa ating buhay ang ating Panginoon sa Kristo. Pero ang atin lang pong intindihin na tulad halimbawa nila Nicodemo o Zaccheos na sa bandang huli, mas mapapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos at hindi ito mga motibasyon ng mga nahaghahanap ng mga tao sa ating Panginoon Kristo upang makakuha lamang ng kanilang biyayang inaasam lalo't higit na para sila'y mabusog. Ibig sabihin, material na bagay. So atin din po itong pagnilayan, baka naman po yung ating pagganap sa ating Panginoon Kristo ay hindi naman talaga siya, at kundi meron tayong hinihingi sa Kanya. Marami po sa atin, mga kapatid, na ginugusto natin ang ating Panginoon dahil sa Kanyang mga ibibigay sa atin, mga benepisyo, ang habol natin. Pero ganun din po ba talaga yung pagdulog natin sa Panginoon ay dahil sa ating pagmamahal? So dalawa po iyan, magiging motibasyon. Ang pagmamahal na tulad ng pinapakita ni Nicodemo at ni Zaccheos, na halimbawa gusto nilang makita ang pagkataon ni Jesus na wala silang inaasahang material, gusto lamang nilang makita. At ito'y natuntun naman nila at ang kapalit ng biyaya, biyaya ng kanilang pananampalataya at pagbabago. Sa atin naman siguro, yun din yung ating titingnan, ano ba yung aking pagdulog sa simbahan? Baka naman mahal natin ang benepisyong makukuha natin sa ating Panginoon at hindi naman talaga siya. Marami po sa atin ng ganong pagtingin na mas malalim ang inihingi kaysa sa pagmamahal ng ating idinudulog sa ating Panginoong Jesucristo. Gusto lamang natin ang material. Gusto lamang natin ang ganitong mga intensyon matutupad sa atin. Gusto lamang ito para sa atin. Karamihan po nito ay wala naman talaga para sa Diyos ng pagsunod. Kaya atin po iyang pagnilayan. Ano ang kadahilanan ng ating pagdulog sa ating Panginoon? Ang Kanyang benepisyo o yung ating pagmamahal sa Kanya? Kaya po marami sa atin, pag hindi makukuha ang hinihingi nilang intensyon, ito ay napanghinaan at umaalis. Marami din naman nang dumudulog sa ating Panginoon sa kabila ng kanilang hinihinging material, mas napapalalim ang kanilang pananampalataya at sila ay nagiging lingkod sa simbahan. So maraming mga motibasyon. Kaya nga po, pinapaklaro sa atin. After all, lagi po tayong nagsasaliksik at hinahanap ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay. Ika nga, sa wika ni San Agustin, our heart is restless until we rest in God. Ang ating mga puso ay hindi makapagpahinga hanggat hindi ito mananahan sa piling ng ating Diyos. Kaya po, kasama na po dito na sa tuwing ating pagdulog ang ating kaisipan, seek ye first the kingdom of God. Ano ang paghaharit, pagnanahan ng Diyos sa atin
At doon po magsisimula kung ano man yung ating intensyon. Hindi sa mali po nating mga motibasyon ng ating material na hinahanap at hindi ang Panginoon. Kaya't atin pong papalitan, hanapin muna natin ang ating Panginoon sa ating buhay at pag narito na siya sa atin at naisa sa buhay natin ang diwa o espiritu ng ating Panginoon Kristo, ay kasunod nito, ano naman ang gagawin ko para sa mga hinihingi ko? Kung kaya't nababatay ito sa ating buhay na kasama ang ating Panginoon. Dahil kahit ano pong ating hinihing material, pag hindi po ito nagmumula sa diwa ng ating Panginoon si Kristo, maging sa Ebanghelyo, hindi po ito magtatagal para sa atin. Hindi po ito magbibigay sa atin ng malalim na pagpapakahulugan ng ating pagtingin sa buhay at pananampalataya, ito'y nawawala. Pero kung atin pong itong sinisimulan sa pagsaliksik sa buhay ng ating Panginoon si Kristo at atin itong ginaganap, ito'y tatagal dahil ang Diyos ang siyang nananahan sa atin. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang Diyos ama lamang ang makakatugon sa pagkagutom ng puso at espiritu, kaya't ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kailangan ating itutugon, panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawaang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu o Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid ang pagpagain natin ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan.
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa impiling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang mga pinagdapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ng maamong tupa na tumubos sa aming lahat, naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi mamamatay ang inihain sa cross. Ang sa cross ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel ay nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhot po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ninyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya na tinabot sa kanya mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po, Allah. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gandin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito mga kapatid, si Jesus Kristo ang maawaing kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para Amen. Sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mapot karunungan mong angkin. San ako paroroon upang matakasan ka? Akyatin ko man ang langit, alam kong naran ka. Ako may makalipad sa dulong dagat mapatpat. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mapot karunungan mong angkin. Mabibili pa rin po
ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa kanilang sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangirihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.